usapan na virtual at nag-uulang mga kanyang dokumasyon. Pabila sa dahil. At sabi ko nga, kung hindi natin ang kopya ng aming debate, eh ayaw ko ano nangyari. Siguro ito na yun, sa dami na kumukuha, bigyan niyo ako ha. Kasi parang may pagkita din sa ibang mga rival, George, na tayo ay pinaglalaban yung ating pananampalataya. Tinatayuan ko sa hapon ito, na ang pananampalataya ay may karapit na gawa ayon sa mga apostol. At ayon din kay Kristo. Yung kanyang lima kanina, mamaya babalikin natin yun. Wala pa pala yung mamaya pa yun, no? Ngayon, ang aking presentation ay ayon po sa mga apostol. Ganito po ang sulat, Apostol Pablo. Sa aklat po ng Roma, sa Roma 10, 9, 10 ay ganito po ang nakasulat. Kaya, Roma 10, 9, 10. Kung ipapahayag ng ating bibig na sinusunod sa Panginoon at manalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos sa mapatay ay maligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao ay nananampalataya at itinuring na ganap at sa pamamagitan ng bibig magpapahayag sa ikaligtas. Sa pamamagitan ng bibig. Yung pananampalataya saan nagmumula? Ayon pa rin kay Pablo, nagmumula sa pakikinig. Yung pakikinig, ano ba yun? Hindi ba actual works? Halimbawa, sa isang anak mo, anak, anong ginagawa mo yan? Nakikinig po ako na yun ng pangangaral ng isang pangangaral. Sa pamagitan lang niyang pakikinig, nagkaroon ng pananampalataya. Saan nagmumula ang pananampalataya? Nagmumula sa pakikinig. Roma 10:17, Apostol Pablo. Kaya, ang pananampalataya, samahan mo ng gawa ng alin. Yung pakikinig, pagpunta mo sa gawain, pagpunta mo dito, hindi ba gawa yan? Hindi dumating sa iyo ang biyaya kung hindi mo tinanggap. Yung pagtanggap sa isang regalo, yung counterpart ng tao, yung pagpapot, pagtanggap, biyaya na yan. Tanong, makuha mo ba ang isang bayabas kung di mo akyatin? Si Juan Tamad na lang, sampol nito. Nanalig siyang makakain siya ng bayabas, kay Tamad, hinintay niya mahulog, namatay si Tamad. Walang gawa, patay. Santiago 2:14. Sabi ni Santiago, basahin natin, Santiago 2:14. Ito, apostol ko eh. Kaya wala pagdududa, paglalabanin natin ang apostol kung sino ang nasa katuliran ng Diyos. Puro apostol tayo. 2:14, gagamitin ko ang apostol Pablo, Santiago. Sa kanya naman, si apostol Juan, at Pablo. Ako si Santiago ako. Hindi. Santiago ako. Ito. Santiago, basta kapatid. Verse 4. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Maililigtas ba siya? Patay nga eh, tabar nga eh. Nanampalataya siya, magkaing bayabas, itama, nanampalataya siya. Hinintay niya magdamag, maghapon, umabot ng taon, nabulok yung bayabas, hindi niya nakain, bakit hindi na laglagi. Kaya ang pananampalataya, walang gawang patay. Mailigtas ba siya sa ganong pananampalataya? Nasabihin natin, kapatid, kumain ka, eh wala kang inaabot. Kaya ang kaligtasan daw yan, baka sabihin niya mamaya, eh pang physical yan eh. Bakit? Saan ba tayo ngayon naligtas? Dalawang kasing kaligtasan, para malaman natin. Physical gift, spiritual gift. Yung sinabi niya kanina sa Roma 6:23, Roma 6:23, o sabi doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ay future yun. Yun yung bunga ng iyong pagkakasala. Sa judgment yun. Pero ngayon, tanong, ikaw maligtas na. Kung tanongin ko kayo, kayo maligtas na ngayon. Ang iba, sabi hindi pati yan. Pero bakit? Gusto mar. Bakit di masagot? Dahil nga sa nag-alinlangan pa sila. Kasi ang kanilang katuliran, naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Biyaya nga ng Diyos. Ang tanong, yung ginagawa mo, kalugod-lugod sa Diyos, basa. Paano tayo maligtas? Dito po sa aklat ng... Okay. Sa aklat ng Marcos, 16:15, pakinggan natin ang Pedro naman. Ayaw ko kayo, Juan, kay Pedro naman ako ngayon. 16:15. Oo.
16:15. Ano ang kailangan para maligtas? Basa. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, tama ba, Pastor? Oo. Ay ipangaralin niyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Eto. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maligtas. Tanong. Yung bautismo, sino ang gagawa? Alam mo ng Diyos. Siyempre, ang magbautismo ang tao. Anong gagawin ng tao? May requirements niyan. Anong sabi doon ni Juan Bautista? Nung pinahayag niya ang bautismo, hoy, 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 hoy! Sino nagbabala sa inyo na kayo ay pumila para magbautismo? Ipakita muna ninyo na kayo nagsisisi sa inyong kasalanan. Tanong, sino ba magsisisi ang Diyos? Ang tao ang gagawa doon. Ang Diyos, binigay niya si Kristo. Tama yun. Tubusin tayo saan? Sa sumpa ng kasalanan. Sumpa! Pero yung kasalanan ginagawa mo araw-araw, hindi na yung trabaho ni Kristo. Kasalukuyan mo yung ginagawa ngayon. Ang ginawa ni Kristo noon, para sa lahat nun, tama yun, John 3:16, pagkalahatan yun. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mong susumpalataya sa kanya, hindi magpapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, lahat kayo sumpalataya? Yan ang tanong. Lahat, hindi lahat. Mayroon lang mong sumpalataya, hindi rin magpapasok. Bakit? Hindi makikita sa gawa. Oh, sa Desmond, anong sabi doon sa pahayag? Hahatulan tayo ayon sa inyong mga gawa. Oh, tanong, kung puro ka lang panampalataya, yung gawa mo lihis, maligtas ka ba? Oh, yan ang tanong. Assignment yan. Bakit? Ang tao, pabautismo. Anong requirement? Sabi ni Pedro, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at pagpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus upang kayo ipatawarin at ipagkaloob ang Espiritu Santo. Kaya marami na yung mga partay, walang Espiritu eh. Ha? Kunghang, bumulat at sakang, dapat mag-born again. Kaya kasi Pastor, born again ang tindig eh. Bakit? Binago ang buhay. Kung sa baga, pinalipuran ko yung dating buhay ko. Sino gumawa? Ang Diyos ba gumawa? Noon ako gumawa. Ang trabaho lang, tinanggap ko si Kristo. Nanampalataya ako kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Eh, di ko kaya baguhin ang sarili ko. Bakit? Walang Diyos eh. Dati, ako ang Diyos sa buhay ko eh. Ako masusunod. Inumpirto, sukal doon, warehouse doon. Ako ang Diyos. Pira ko, dala-dala ko, ayun ang Diyos ko na magliligtas sa akin, pira. Pero ngayon, nakilala ko si Kristo, siya pala kailangan ko. Tama, sino gumawa ng pagbabago buhay? Ang Diyos ba? Ako na ang gumawa. Ha? Mamaya, sabi niya, wala daw kakayahan ang tao sa sarili ng ligtasan. Ayaw ko lang kung mayroon siyang maituturing na ganitong usapan na ang tao na walang magawa. Mamaya ko babasahin ko sa inyo, may magagawa ang tao sa sarili niya upang siya maligtas. Yan. Ngayon, ano ba ang sabi nito? Kung ating titingnan, sulat ni Apostol Santiago sa Diyos 14:17, maliwanag na pinakita na kailangan makita ang gawa bunga ng pananampalataya. Basa, Diyos 14:17. 14-17. Yan. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman ito pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganang uri ng pananampalataya? 14:17. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Patay eh. Laging sinasabi, kung walang kalakip na gawa, patay. Kaya sa aming tindig, faith plus work equals salvation. Ligtas. Kasi may kasamang gawa eh. Sa daming born again ngayon ng mananampalataya, iba-ibang kasi baptist, iba-ibang mga evangelical churches. O, ituloy ang basa. 20. 20. Isa kang hangal. Nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalataya, walang kasamang gawa? O, walang kabuluhan eh. Kaya, that's what, isama mo yun. Itong sa episode 2:8-9, maaaring hindi niya ito namunawaan. Anong kasing gawa yung hindi pagmalaki? Yan, doon tayo kasi, doon ang side niya eh, na hindi natin pagmalaki yung mga gawa. Doon nga tayo sa Ephesians 2:8-9. Yan, higyan, higyan. Eh, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at
ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos. At hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo upang ikukul natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noong pang-una pa. Ayan, ikumpito rin ako. Umamit siya, Apostol Juan, Pablo, Cristo. Ako naman, Diyos naman, na inihanda para tayo ng Diyos sa mabubuting gawa. E may gawa ang Diyos, eh Cristo, sabi niya, fit lang. E sa Diyos may gawa, mabuting gawa nga lang. Tanong, ano ba yung hindi ipagmalaking gawa? Bakit sinabi sa verse 9? Oh? Bakit binanggit ni Apostol Pablo na hindi ito mula sa inyong mga gawa upang huwag magmalaki ang sinuman? Ito'y binanggit niya para doon sa mga Hudyo. Bakit? Ang mga Hudyo kasi pinagmalaki nila yung gawa na ayon sa kautusan ni Moses. Pakinggan natin, basa kapatid. Saan? Sa Ephesians 2:11. Ephesians 2:11. Yan. Kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak ng mga hintim at ditulit. Ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tulit dahil sa ginagawa nila sa kanilang katawan. Ayun! Yun ang sariling gawa ayon sa kautusan. Pinagmalaki nila yung tulit kami, di kayo tulit. Inuluhaan niya niya, akala nila gawa yan. Gawa yung gawa na, gawa ka ng gawa. Hindi. Ang pinagawa, ang pinagmalaki nila dyan, kaya sabi mo, huwag tayo magmalaki sa inyong mga gawa. Sa anong gawa? Gawa ng kautusan. 3 minutes. Na sila itulit, ang hindil itulit, kaya yan ang purpose na hindi ito ginawa ng inyong sarili. Sarili kasi yung pagtutuli. Sino may utos nun? Si Moses na kailangan ng Hudyo, tuli. Eh, may hintil kayo na convert. Na-convert ngayon ni Pablo sa Kristyanismo. Pinagbitingan, tuliin ba ito? Hindi tuliin. Sabi ng mga Hudyo, tuliin yan. Sabi ng iba, hindi na lang tuliin. Kaya nagkaroon ng pagpupulong. Ang nangyari, sabi ni Pablo, kaya ito na lang. Huwag natin gambalahin yung mga hintil na nabalik sa Diyos. O, oh, ibig sabihin, hinayaan mo ba tuli? Yung kanyang, ano nga, isang alaga doon, hindi tuli eh. Hindi napilit eh. O, oh, di ba? Kasi nga, hindi ni pwede magmalaki yan. Yun yung huwag magmalaking gawa. Nagkamali tayo doon eh. Akala siguro nila, hindi sa gawa na huwag magmalaki. Ano yung gawa na yun na pinagmalaki ng Hudyo? Yung sila'y tuli. Kaya sabi din sa talata, o, oh, huwag yun namang ipagmalaki eh. Yan. Ngayon, anong sabi nito? Doon naman tayo sa Roma 15. Ano sinabi diyan ni Pablo? Roma 15. Ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili sino ang aakyat sa langit na para nais na babaing si Kristo, huwag mo rin sabihin sino ang barwa sa kailaliman na para bang nais pamamunin si Kristo mula sa mga libingan. Sapagkat ganito ang sinabi, malapit sa iyo ang kautusan, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kita mo na kung ipapahayag ng inyong mga labi. Sino ngayon ang magpapahayag? Alaman si Pablo pa rin. Alaman ang Diyos pa rin. Di ikaw naman magpapahayag. Ang tawag nun, renunciation. Tanggapin mo si Kristo, Panginoon, inatanggap kita. Nagkapagligtas, nagsisi ako sa kisalanan. Narinig ng Diyos yun. Yun, absurdo ka. Yun ang tinatawag na renunciation sa iyong mga kasalanan. Ito pa. Unang Juan, 1:9. Basa. Unang Juan, 1:9. First John. Chapter? 1. Verse? 1. Now, 9. Okay. Subalit kung ipinahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sapagkat si tapat at matuwid ka. Tanda mo na, tayo sa isang ito. Kung paayagan.